Nakaupo ang isang batang lalaki sa isang bato sa ilalim ng isang puno ng sampalok sa kanilang likod bahay. Kausap niya ngayon ng batang ito ang kanyang matalik na kaibigan. Almiro, maganda ba talaga doon sa inyo? Masasarap ba ang mga pagkain? Nakangiting wika ng batang lalaki. Aba, oo naman Bernardo. Maraming mga bulaklak, mga prutas na maaaring kainin, at maraming mga makukulay na tinapay at minatamis. Tugon naman ng kanyang kaibigan. Bernardo, magdidilim na anak. Pumasok ka na ng bahay. Wika ng isang babae na kumuha ng atensyon ni Bernardo. Opo, inay. Magpapaalam lang po muna ako kay Almiro. Sambit ng batang lalaki. Tila gumuhit ang pagtataka sa mukha ng ina ni Bernardo. Ngunit ang pagtatakang yon ay naging pangamba. Napakubli ang ginang sa isang puno ng saging. Napatingala at napapikit. Kitang-kita niya ang tinutukoy ng kanyang anak na kaibigan nito. Isang puting engkanto. Hindi lang basta isang engkanto. Sa pananamit kasi ng nilalang na yon, ay mukhang isa itong kabilang sa maharlikang angkan. Maaari pang ang isa yung prinsipe ng kanyang mundo. Bernardo, bakit mo naman sinabi sa iyong ina na narito ako? Tila galit na tinig ni Almiro. Ha? Bakit? Hindi ba pwede? Magkaibigan naman tayo, di ba? Naguguluhang usisa ni Bernardo. Ikaw lang ang nakakakita sa akin, Bernardo, at hindi ako nakikita ng mga pangkaraniwang mga tao. Tugon ng engkanto. Muling sumilip ang ginang sa kinauupuan ng kanyang anak. Naisip niyang marahil ay kagaya lang din ng kanyang asawa ang kanilang anak na si Bernardo. Isang puting engkanto din ang gabay nito at tinuturing kaibigan. Natatakot ang ginang na baka nakatakda din ng kanyang anak na maging katulad ng ama nito. Pero ang higit na kinakatakutan niya ay baka dumating ang araw na isama na ng engkantong yon si Bernardo sa kabilang dimensyon. Mabilis na lumipas ang mga panahon. Binata na si Bernardo. Naging abala na ito sa ibang mga gawain at aktibidad sa paaralan at sa pagtulong niya sa mga magulang sa pagbubukid. Bihira na siyang nagpupunta sa may punong sampalok kung saan sila nagtatagpo ni Almiro. Hanggang sa isang araw. Anong nangyari sa asawa ko? Nasaan si Alfredo? Sumagot kayo! Pagtangis ng ina ni Bernardo. Isang umaga na hindi na nakauwi si Alfredo, ang ama ni Bernardo. Patawad, wala kaming nagawa. Ibinigay niya ang kanyang buhay para mailigtas kami. Hinarap niya ang mga kalaban ng mag-isa. Malungkot na tinig ng isa sa tatlong lalaki na nagparating ng masamang balita. Maliban sa pagsasaka, ay tumatanggap din ng kabayaran ang tatlong lalaking ito kagaya ni Alfredo. Kabayaran sa pagpaslang nila sa mga nilalang na naghahasik ng lagim sa ibang mga baryo o bayan. Nasa angkan na ni Bernardo ang pagiging isang tagapaslang at ang kanyang amang si Alfredo nga ang isa sa pinakatanyag at pinakamahusay sa larangang ito. Napakarami nila. Dumating kami sa punto na halos hindi na namin maiangat ang aming mga itak. Muntik na nila kaming masukol. Pero ginawa ni Alfredo ang lahat upang mapigilan sila at upang magkaroon kami ng pagkakataon para makatakas. Utang namin ang lahat sa kanya. Salaysay pa ng isa sa tatlong lalaki. Napasalampak na lamang sa sahig ang ginang. Noon pa man ay ito na ang kanyang kinakatakot, ang makatagpo ang kanyang asawa ng kanyang katapat. Lahat ng pag-uusap na yon ay narinig ni Bernardo. Batid niya ang tunay na propesyon ng kanyang ama bilang isang tagapaslang. Madalas na magkwento noon ng kanyang ama tungkol sa mga pakikipagsapalaran niya at sa mga naging laban niya kontra sa mga aswang o iba pang uri nito. Napatakbo sa kanilang likod bahay si Bernardo. Sa ilalim ng punong sampalok niya ibinuhos ang lahat ng kanyang hinanakit at pagdadalamhati. Kaibigan, dama ko ang bigat ng iyong kalooban. Ano ba ang nangyari? Tinig ni Almiro sa kanyang tabi. Pinatay nila ang itay. Pinagkaisahan nila. Hagulgol ni Bernardo habang nakayuko sa katawan ng puno.
Ano ang nais mong gawin ngayon? Tanong ng Engkanto. Nais ko siyang iganti, Almiro. Tutugisin ko ang mga nilalang na pumatay sa kanya at lilipulin ko silang lahat. Ngit-ngit ng binata na nakakuyom na ang isang kamao. Alam ko ang ibig mong sabihin, kaibigan. Ngunit hindi kita matutulungan sa bagay na yan. Walang hidwaan ang aming mundo sa mga nilalang na yon. Pero may maibibigay ako sa iyo na maaaring makatulong sa paghihiganti mo. Wika ni Almiro bago pumasok sa puno ng sampalok. Sa muling paglitaw ng Engkanto ay may tangan na itong isang kulay abuhing bato. Pahaba ang hugis nito at magaspang. Ibinigay niya ang bato kay Bernardo. Aanhin ko naman ito, Almiro. Ito ang ipupukpok ko sa mga halimaw na yon. Sarkastikong katanungan ng binata. Nakapaloob sa batong yan ang isang uri ng mineral. Gamit namin ang mineral na yan sa paggawa ng mga kagamitang pangbungkal at pangputol ng kahoy. Seryosong tugon ng Engkanto. Ibig mong sabihin, naglalaman ng isang uri ng metal ang bato na ito? Manghang tinig ni Bernardo. Pagdating ng takdang panahon, kapag kaya mo na, durugin at tunawin mo ang batong yan at pandayin mo ang iyong sandata. Yan lang ang magagawa kong tulong para sa iyo, kaibigan. Saad ng Engkanto bago ito bumalik sa kanyang mundo. Lumipas pa ang mga taon, isa ng ganap na Ginoo si Bernardo. Nagkaroon na siya ng hanap buhay sa kabilang bayan. Sinikap niyang mamuhay na malayo sa buhay noon ng kanyang ama. Iwinaglit niya sa kanyang isipan ang puot at paghihiganti. Kailangan niyang magtrabaho para sa kanila ng kanyang ina. Hanggang sa makilala niya ang isang dalaga na nagngangalang Rebecca. Isang babae na mahinhin at may pagkamahiyain. Napaka-misteryosa ng babaeng ito. Parang takot o iwas sa ibang tao. Laging nag-iisa at parang napakalungkot ng kanyang muka. Naniminsan yata ay hindi naguhitan ng ngiti. Teka, sandali lang, Binibini. Nais ko lang makipagkilala. Sigaw ni Bernardo habang patakbong humahabol sa iniirog niyang dalaga. Palingon-lingon lamang ang dalaga at mas lalo pang binilisan ang kanyang paglakad. Ngunit asiwa ito sa paghakbang dahil sa pagsayad ng mahaba niyang damit sa madamong lupa. Ano ba, Binibini? Hindi naman ako masamang tao. Nais ko lang makipagkilala sa iyo. Patuloy na paghabol ni Bernardo. Hanggang sa matisod sa nakausling bato ang binata. Nadapa at sumubsob sa damuhan at sa kamalas-malasan ay sa isang dumi ng kalabaw pa lumapat ang kanyang muka. Napahinto ang dalaga at napalingon ng tuluyan sa binata. Pag-angat ng ulo ni Bernardo ay di na napigilan ni Rebecca ang mapangiti at matawa. Baliwala ang kahihiyang nangyari kay Bernardo. Waring napalukso ang kanyang puso sa tanawing pinagmamasdan niya ngayon. Ang mapakinggan ang tila musikang paghalakhak ng dalagang labis na itinatanggi ng kanyang puso. Yun na ang naging simula ng kanilang pagkakaibigan na nauwi sa pag-iibigan. Yun na rin ang naging puok ng kanilang tagpuan. Ang madamong burol sa may tabi ng isang sapa. Halos araw-araw silang nagtatagpo. Malayang na ipapahayag ang kanilang nadarama para sa isa't isa. Walang pagsidlan ang saya ni Bernardo. Tila nasa isang napakasayang panaginip ang kanyang pakiramdam tuwing kapiling niya si Rebecca. Hanggang sa isang araw, Bernardo, wala ka bang napapansin? Saad ni Danilo ang katrabaho ni Bernardo habang sila ay naglalakad pa uwi mula sa kanilang trabaho. Na ano? Maiksing sambit ng binata. Tumingin ka sa kabilang gilid ng kalsada. Yung tatlong lalaki na yon na mga nakaitim. Kanina pa sila tingin ng tingin sa atin at parang sinusundan nila tayo. Bulalas ng kasama ni Bernardo. Napalingon si Bernardo sa dakong yon. May tatlong lalaki nga ang nakamasid sa kanila. Sa anyo ng mga ito at pananamit ay dama na ng binata na hindi sila pangkaraniwang mga tao. Pero ibinaling na lang niya ang tingin sa iba at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Pagsapit ng gabi,
Nagliliwaliw sa sentro ng bayan sina Bernardo at dalawa pa niyang kasamahan sa trabaho. Kapistahan noon ng maliit na bayan. May mga nagtitinda at may mga nagtatanghal na kung ano-anong ikaaaliw ng mga tao. Nadako ang tingin ni Bernardo sa kabilang dako. Nakita niya doon ng isang pamilyar na muka, ang pinakamagandang dilag sa kanyang paningin. Akma na siyang hahakbang upang lapitan ang dalaga, ngunit natigilan siya. Ang tatlong lalaki na umaaligid sa kanila ay kasalukuyang naroon na at papalapit na kay Rebecca. Hoy Bernardo, tara doon sa banda doon. Ano bang tinatanaw mo dyan? Tapik sa kanya ni Mariano, isa pa sa kanyang mga katrabaho. Napalingon din ng lalaki sa dakong tinanaw ni Bernardo. Ang mga Aragon? Bulalas ni Mariano. Kilala mo sila pare? Usisa ni Bernardo. Kilala sila ng halos lahat ng taga dito Bernardo. Mayaman ang angkan na yan, maimpluwensya at kinatatakutan. Kuwento ng lalaki. Bakit? Mga mamamatay tao ba sila? Nangangambang tinig ni Bernardo. Hindi lang sila basta mamamatay tao pare. Kumakain din sila ng mga tao. Tila nagbibirong wika ni Mariano. Hindi ka nakakatawa pare. Singhal ni Bernardo. Yun ang sabi-sabi. Ewan ko lang kung totoo ngayon. Natatawang sambit ng lalaki. Eh siya, yung dalagang yun, kabilang ba siya sa mga Aragon? Tanong pa ni Bernardo. Yung maganda at medyo kulot ang buhok. Saad ni Mariano. Oo siya nga, tugon ni Bernardo. Parang ngayon ko nga lang nakita ang babaeng yun eh. Sa tingin ko pare, baka nanliligaw din yung isa sa mga Aragon sa dalagang tinutukoy mo. Saad ni Mariano. Nakita ni Bernardo na tila may pagkairita at takot sa anyo ni Rebecca. Akmang kikilos na sana si Bernardo upang lumapit na sa kinaroroonan ng dalaga at mga Aragon. Oy, oy, oy! Saan ka naman pupunta? Pagpigil ni Mariano kay Bernardo. Kung ako sa'yo pare, hindi ako makikialam sa mga taong yan. Mahirap na, baka mapasama ka pa. Wika pa ng kanyang kasama. Napasunod na lamang ng tingin si Bernardo nang makita na niyang maglakad ang tatlong Aragon kasama si Rebecca. Wala naman nang nagawa ang binata. Hindi naman mukhang pinilit o pinuwersa si Rebecca. Parang kusa naman itong sumama sa tatlong lalaki. Sa muling pagtatagpo nila ni Rebecca ay hindi na napigilan pa ni Bernardo na usisain sa dalaga ang tungkol sa nakita niya noong gabi ng pista. Bukod sa akin, may iba pa bang binata na nanliligaw sa'yo? Diretsong tanong ng binata. Wala, sa'yo lang ako nakikipag-usap ng ganito. At alam mo naman na ikaw lang din ang lalaking gusto ko. Masuyong tugon naman ng dalaga. Rebecca, mahal kita. Ikaw ang unang babae na minahal ko ng ganito. Nakatuon ang mga mata ni Bernardo sa mapupungay na mga mata ni Rebecca. Napangiti ang dalaga at nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Yumuko na muna ito, huminga ng malalim at muling humarap sa mga nangungusap na mata ni Bernardo. Mahal din kita Bernardo, ikaw lang din ang lalaking minahal ko ng ganito, tugon niya. Noon ay hinayaan nilang maghari sa kanilang mga puso ang napakatamis na pag-ibig nila sa isa't isa. Sa ilalim ng isang puno sa burol na nalalatagan ng mga damo, sa tabi ng isang sapa, ay naganap ang kanilang pagiging isa. Sa sinag ng palubog na araw, ay nakamit nila ang langit sa piling ng isa't isa. Buwan ang lumipas. Nagdadalang tao ako, Bernardo. Seryosong tinig ni Rebecca. Napakatamis na pagngiti ang naging tugon ni Bernardo sa labis na kagalakan. Talaga, Rebecca? Alam na ba yan ang mga magulang mo? Masayang tinig ng lalaki. Umiling lamang ang babae. Bakas ang lungkot at pangamba sa kanyang muka. Hindi ito dapat malaman ng aking ama. Ilayo mo na ako dito, Bernardo. Sasama ako sa iyo kahit saan. Naluluhang tinig ni Rebecca. Ha? Bakit? Ano bang dahilan? Naguguluhang tanong ni Bernardo.
Saka ko nasasabihin, ang importante ay makalayo tayo dito at mailayo natin sa pamilya ko ang ating magiging anak. Nagsusumamong wika ng babae. Ganun nga ang ginawa ng magkasintahan. Nagbitiw sa kanyang trabaho si Bernardo at inuwi niya si Rebecca. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nasa 5 buwan na ang ipinagbubuntis ni Rebecca. Wala naman silang naging problema sa kanilang pagsasama. Tinanggap naman sila ng maayos ng ina ni Bernardo. Hanggang sa isang gabi, nakakarinig si Bernardo ng mga kaluskos sa kanilang bakuran. Tila may mga umaaligid na kung anong mga nilalang. May naririnig pa siyang mga yabag sa itaas ng kanilang bubong. May mga bisita tayo. Wika ng kanyang ina na kanina pa nakikiramdam. Hawak ng ginang ang isang buntot pagi at isang mahabang itak. Mukhang napakarami nila, inay. Mabuti na lang at mahimbing na ang pagtulog ni Rebecca. Pabulong na tinig ni Bernardo. Hindi din naman magtatagal yung mga yan. Hindi sila makakapasok dito. Malaki na kasi ang tiyan ng asawa mo. Tiyak na yan ang dahilan kung bakit sila umaaligid. Saad ng kanyang ina. Lumipas ang magdamag na puro pagpaparamdam lang ang nagawa ng mga nilalang na yon. Ngunit hindi maaaring maging kampante si Bernardo. Palagay niya ay panahon na upang pandayin ang kanyang sandata. Hindi siya maaaring madihado kapag kinakailangan na niyang lumaban. Noon ay nilikha niya ang isang itak gamit ang kaalaman niya sa pagpapanday na natutunan niya sa kanyang ama. Matapos niyang magawa ang kanyang panlaban na sandata, ay ginawan din niya ito ng kaluban na may napakagandang mga ukit at disenyo. Nakahanda na siya kung sakaling maging agresibo na ang mga nilalang na yon. Haharapin niya ang mga yon gamit ang kanyang itak na nagmula pa sa kabilang dimensyon. Ilang araw ang lumipas, humilab ang tiyan ni Rebecca sa kalagitnaan ng gabi. Nakakarinig na naman si Bernardo ng mga kaluskos sa paligid at yabag sa kanilang bubungan. Agad niyang kinuha ang kanyang itak at noon din siya nagkalakas ng loob na lumabas at harapin ang mga nilalang. Magpakita kayo mga halimaw, hindi ako natatakot sa inyo. Pumalahaw ang kanyang sigaw. Masukal na kakahuyan ang kanilang paligid. Nasa bandang dulo na ng baryo ang kanilang bahay, malapit sa dalampasigan. May 100 metro ang layo ng kanilang pinakamalapit na kapitbahay. Mula sa madilim na kakahuyan ay lumantad ang 3 malalaking itim na mga aso. Naglalaway at nag-aangil ang mga ito at tila nagbabaga rin ang kanilang mga mata. Hinugot ni Bernardo ang kanyang itak at itinuro sa mga nilalang. Halika kayo, subukan natin ang lakas nyo. Matapang niyang paghamon. Mula sa itaas ng mga puno ay may 2 halimaw na nasa anyong malalaking ibon naman. Ngunit hindi nagpasindak si Bernardo. Nanatili siya sa kinatatayuan. Hawak ang kanyang matalas na itak. Nagtama ang paningin nila ng malaking aso na nasa pinakagitna. Sa palagay ni Bernardo ay yun ang pinuno ng 5 aswang nakaharap niya ngayon. Matagal din silang nagkatitigan hanggang sa dahan-dahang umaatras ang paghakbang ng halimaw na sinundan din ng iba pa. Hanggang sa maglaho na ang mga yon sa dilim. Wala na ba sila? Tanong ng ina ni Bernardo nang makapasok na siya ng silid. Wala na po, inay. Subukan lang nilang umatake. May paglalagyan sila. Maangas na tugon ng lalaki. Bernardo, natatakot ako. Baka mapahamak ang anak natin. Nahihintakutang tinig ni Rebecca. Walang masamang mangyayari sa inyo. Hindi ko yun pahihintulutan. Saad ni Bernardo, sabay halik sa pawisang noo ni Rebecca. Dumating na ang kabuanan ni Rebecca. Gumuguhit ang matatalim na kidlat at dumadagundong ang mga kulog. Kasabay sa pagpalahaw ng hiyaw ni Rebecca dahil sa matinding paghilab ng kanyang tiyan. Bernardo, narito na ang kumadrona! Hingal na wika ng ina ni Bernardo na siyang lumabas at tumawag sa kumadrona sa kanilang baryo. Hindi bumitaw si Bernardo sa kamay ni Rebecca hanggang sa nagawa ng maisilang ng babae
ang bunga ng kanilang wagas na pagmamahalan. Isang babae, isang malusog at napakagandang sanggol na babae, nagbubunying tinig ng komadrona. Parang nasa langit na ang pakiramdam ng magsing irog sa pagdating ng isang anghel sa kanilang buhay. Ganon din ang sayang na darama ngayon ng ina ni Bernardo na isa ng ganap na lola. Naku, napakaganda naman ng aking apo, manang-mana sa kanyang lola. Bulalas ng ina ni Bernardo nang ipaubaya na sa mga bisig niya ang sanggol. Natawa naman sina Bernardo at Rebecca sa tinuran ng ginang. Anong nais mong ipangalan sa kanya? Nakangiting tanong ni Bernardo sa kabiyak. Ngumiti lamang si Rebecca at lumingon sa isang altar. Naging payapa naman ang kanilang mga gabi sa nakalipas na mga araw. Wala na ang mga nilalang na umaaligid sa kanila na nagdudulot ng takot at pangamba. Nagpunta noon si Bernardo sa bundok upang mangalap ng mga kahoy na panggatong. Pababa na siya at pauwi na nang makita niya si Rebecca sa di kalayuan sa kanilang tahanan. Hapon na noon at palubog na ang araw. Nakatayo lamang ang babae sa may parting sagingan. Walang ideya si Bernardo kung ano ang ginagawa doon ni Rebecca. Nagkubli muna ang lalaki. Ibinaba ang buhat niyang mga kahoy at humanap ng pwesto upang makita ng mabuti kung ano ang ginagawa ng kanyang kabiyak doon. Naulinigan niyang tila may kausap si Rebecca. Pero nahaharangan ng mga puno ng saging ang parting yon kung saan nakaharap si Rebecca. Dahan-dahan pang humakbang si Bernardo upang masilip kung sino man ang kausap ng kanyang kabiyak. Hanggang sa makita niya ang tatlong lalaki na pawang mga nakaitim na kasuotan na siyang kaharap at kausap ni Rebecca. Nakaapak ng isang tuyong sanga ang lalaki. Lumikha yon ng ingay. Kaagad na napalingon sa direksyon niya si Rebecca at ang tatlong lalaki na kausap ng babae. Napakubli kaagad sa isang puno si Bernardo. Sa muling pagsilip niya sa dako kung nasaan si Rebecca, ay wala na siyang nakita na kung sino man doon. Kilala niya ang mga lalaking yon. Naaalala niya kung saan niya nakita ang tatlong yon. Sila ang mga lalaking kasama ni Rebecca noon, ang mga Aragon. Habang naghahapunan ang mag-anak, ay hindi makatingin ng diretso si Rebecca sa mga mata ni Bernardo. Wala silang kibuan. Kahit na ang ina ni Bernardo ay tahimik lang na minamatsyagan ang kakaibang ikinikilos ng magkabiyak. Hanggang sa nahiga na ang mag-asawa sa kanilang silid. Ganun pa rin, tahimik at tila nagpapakiramdaman lamang ang dalawa. Nakita ko kayo kanina. Pagbasag ni Bernardo sa katahimikan. Napatingin si Rebecca sa kanya, ngunit walang bakas ng pagkabigla sa mukha ng babae. Alam ko na naroon ka kanina. Alam ko na nakita mo kami. Siguro ay panahon na upang malaman mo ang katotohanan. Hindi ko rin naman alam kung hanggang kailan ko ito maitatago sa iyo, Bernardo. Malungkot na wika ni Rebecca. Ano ang katotohanan na dapat kong malaman, Rebecca? Ano ba sa buhay mo ang mga lalaking yun? Mataas na tinig ni Bernardo. Lumingon muna si Rebecca sa natutulog nilang supling. Napangiti ng mapait bago ibinalik ang tingin sa mga mata ni Bernardo. Hindi mo pa ako lubusang kilala, ni hindi mo inalam kung sino ang aking pamilya. Isa sa tatlong lalaking yon ang aking nakatatandang kapatid. Naparito sila upang isama ako pabalik sa amin. Kung magmamatigas daw ako, ay ang ating anak ang kukunin nila bilang kapalit ko. Naluluha ng tinig ni Rebecca. Kukunin? Hindi maaari na basta ganun-ganun lang. May batas ng tao na uusig sa kanila. At saka hindi ko yun nahayaan. Walang sino man sa inyo ang makukuha nila. Magkakamatayan muna kami. Ngit-ngit ni Bernardo. Batas ng tao? Wala silang sinusunod na batas ng tao, Bernardo. Hindi kami kabilang sa inyo. Hindi mga tao ang angkan ko. Paghagulgol ni Rebecca. Anong ibig mong sabihin, Rebecca? Nawindang ang mundo ni Bernardo sa kanyang narinig. Parang nagdilim bigla ang kanyang paningin.